So we are back again, guys, dito sa Videolog TV. So for today's video, ayan, part 3 na nga tayo, hindi day 3 ng paggawa natin sa loft natin, all of this. Dahil bali 4 days na kami gumagawa, pero pangatlong vlog pa lang natin ngayon about sa ibon na, ay sa loft natin, all of this. So mamaya papakita ko sa inyo yung progress na nagaganap. So may bubong na siya, then may design na rin yung bubong, all of this. So mamaya makikita nyo kung ano yung mga design sa bubong na yun. Pero bago lahat, siyempre kung bago po lamang sa YouTube channel, huwag mo nakalimutan mag-like, share, subscribe, and click mo na rin yung notification bell para lagi ka updated sa masusunod pa natin video. And also, pakilike na rin mga kapatid yung ating Facebook page, yan, Videolog TV, para lagi ka rin updated sa may lalabas sa ating video dyan. Okay mga kapatid, so kung ano na nga ba yung progress na nagaganap dito sa loft natin, kung pwede na ba natin ilipat yung ibon natin, alamin natin. Tara! Okay mga kapatid, so kung mapapansin nyo, hindi nakasampa si Bully ngayon dahil katatapos lang niya kumain na yun. Oh. So ayan, ang galit na. Ayan, yung lopan natin madalas nagpapakain dito dahil gusto niya nagpapakain ibon na to. So then medyo pagod na rin tayo kaya siya nakakapagpakain minsan mga kapatid. So bali part 3 na nga tayo mga kapatid, pero bago lahat, as usual, siyempre promotion muna tayo mga kapatid. So promote ko lang yung isa rin nating bata kalapatids na si Zizi Love YTC. So ito yung kanyang YouTube channel mga kapatids. So manood na kayo sa isa sa mga video niya. And then after nyong manood is hit nyo na yung subscribe button and then click nyo na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa may lalabas niyang video. So ito nga YouTube channel niya mga kapatids. Ayan, Zizi Love YTC. Ayan, nakakalito minsan yung video, yung pangalan ng channel niya. So ito nga, ulitin ko, Zizi Love YTC. So sana tama yung sinasabi ko niya, malapitid. So manood na kayo dyan, then after nyo manood, malapitid, is mag-hit na kayo ng subscribe button and then click the notification bell para lagi kayo updated sa may lalabas niyang video. Okay malapitid, so yan, bali, almost done na tayo sa paggawa ng loft natin. Ito. So pasilip muna mga kapatids. Ayan, hindi pala tanaw, hindi pala masisilip din eh mga kapatids. Epic. So dito lang sa likod. Sa lumakita. Ayan o. Ayan mga kapatids. So dito yung pinaka atohin ng bubong. Pero ayan, may bubong na siya. Ayan o. So titingnan natin kung saan tayo part pwedeng makita yung nilagay natin sa tutok ng bubong. So punta lang tayo dito saglit. Sana matanaw. Ayan, hindi rin tanaw yung pinaka-tore ito. So meron niyang kamukha nung kay Idol, ano, Alawadids, kay Idol Mad, ay kay Idol Ex Machina na yung tusok-tusok. Pero sa atin, para gumaan sa yero natin ginawa. Opya. So ito. Ito, Alawadids. Ayan o. Kaya yung pinakaibabaw mga kapatid. So pahirap ang pagkakabit kahapon dyan. Umakyat pa ako sa tori ng loft natin para lang makita yan. So akyat na tayo dito. So ito di pa ito totally tapos dahil may butas pa siyang malaki sa pinakaibabaw. Di namin nayari kahapon mga kapatid. So bali ito yung butas niya. Ayan o. Ayan pa sa taas kaso hindi makita. So masyado pang maaga, alas 8 pa lang. Actually tanghali na din pala niyan malapit. So ito mamaya tatapusin ko na yan para mailipat na din natin ibon natin, then tingnan natin kung kaya nating i-load bukas or baka sa Sabado nang totally mai-load diyan. So yun na nga lang bale yung kung gagawin natin diyan. Ayun oh. Yung malaking butas na dalawa na yan. So pag-isipan ko muna kung mating o sasarado ko na ng hardiflex kaagad. So ang bala ko sana is mating muna bago hardiflex para para hindi takaw siya kay hardiflex, matibay-tibay may kakapitan. So ayan oh, ito yung malaking butas. Ayan, buti nilagyan ni Ivan ng silong dito dahil mainit. So ito, sasarado natin yan. And then pati ito, sasarado natin yan. Then syempre, yung kabiyak niyan, ito at saka ito, isasarado natin yan tsaka ito para hindi tayo totally tanaw dito.
at saka itong ibabaw na part nito. So ngayon ko gagawin lahat yan. So plywood na muna siguro ilalagay ko sa ibabaw para yung ventilation is medyo maganda. So ito yung harapan natin, yung aviary is nabutas ko na yung pintuan. Ayan, kaso i-adjust ko pa itong pintuan na to sa gawi dito. Gawi pa dito dahil ayan o, sayang, hindi ko maasya yung pinto, nakasagabal pa, sayang space. So dito, bali gagawi ko itong ano na to, naka-alambre pa lang naman yan, hindi ko pa daw na i-welding dahil kinuha ng wire ng welding, ginamit na din nung may-ari mga lapatid. So, bali alambre ko sa gawi dito, ayan, sa gawi pa dito, para maisarado, maibukas natin to ng flat sa, ano, flat sa mating. So, yung pinagputulan natin dito, ayan, sobra pa pinutol ko para maikapit nga natin siya dito. Ayan o, so sinarado ko naman ngayon yung dating butas dito, yung dating butas ng ibiri. Then overall yung bubong, ayan o, ito yung pinakamahirap ikabit yan mga lapatid, yung tori na yan dahil panoorin nyo muna ito saglit mga lapatid. So ayan. Okay mga lapatid, so ayan, ang pataas natin. Ayan, taas ng lock natin. Ayan mga lapatid, so sana nakikita nyo ako na maayos. Titingnan ko muna, baka nakazoom yung video natin. Ayan, so nandito tayo ngayon mga lapatid, so taas nung landing board. Ayan, yung tropa natin nandito, si Nando. Then si Ivan, yung taga-picture natin, bumaba, bibili na merienda. So ito na nga yung loft natin sa bubong. Ayan, nandito tayo sa landing board, kaya sinamantala na natin ito. So ayun lang na may babagsakan natin pagka nahulog tayo. Ayan. So ganyan to kataas yan, paa natin, dumi na. So katatapos lang natin magkabit ng palupo. Pero lalagyan ko pa ng gano'n nandito yan para hindi dumada po yung kalapati dyan. Then, kita nyo naman yung landing board natin. Opya, pesto lang ang bagya. Ayan o, wala yung tripod natin kaya ganyan. Kaya ganyan malapit lang. Ayan o, slide na slide. So hindi makakatambay yung ibon dyan mga lapatid. So yan, sana ayos lang yung buhok ko nyan. Dahil katatapos nga lang natin mag-gawa-gawa dito. So yan, yung kulungan ni David White, ayun. Sa baba. Ayan, no? So, ayan nga, update-update ko lang kayo habang bibili pa kami merienda. So, di pa kami totally tapos. Then, tatapusin muna namin to. Ayan, no? So, ito nga yung bubong. Ayan, no? Slide na slide. Then, ito yung pasukan natin. So, dating gawi lang. Ayan, ito lang naman yung titingnan ng ibon natin. Ayan, tanaw na tanaw ibon, no? Tapos dito lalanding. Yan, mga lapatids. Kitang kita nila kaagad landing board. Then bubugay ko na sila dito dumapo. Okay mga lapatids, so ayan, magpo-full storage cellphone natin. So update ko na lang kayo mamayang hapon pagka talagang tapos na natin to. Okay mga lapatids. So, nakita nyo naman nga sa video na yan mga lapatids na andito tayo sa ano na yan, sa aviary na yan. Nakatungtong tayo dyan mga lapatids. Buti maganda yung pagkaka-welding natin. May kinapitan siya magandang bakal dito. Tsaka doon. So ang taas nung pwesto natin kahapon dyan. Lulang-lula ako mga lapatids. Sa totoo lang nun. Ayan. Against the light tayo lagi sa pwesto na to. Kailangan may harang na ipaligid natin para hindi tayo nag-against the light. So kahapon kinakabit ko yung bubong. Kumakatag yung tuhod ko dyan. Ito. Ito yung unang-unang bubong na kinabit dyan mga lapatids. Then sumunod ito. Sumunod to. Then huling-huli sa harap para nga makatungtong tayo doon sa aviary. Bali huling-huli pala itong pinaka ibabaw na yan. Wala ba din? So, tingnan natin kung may picture ako nung pinaka-tuktok. So, ito lalagay ko na lang dito. Ayan, para tanaw na tanaw nyo yung pinaka-tuktok. Wala ba din? Kung ano talaga yung nilagay natin doon sa pinaka-bubong na to para hindi dapuan ng ibon. So, may nakalagay tayo dyan. Wala ba din? So, ito nga bali yun. Ayan yun. Wala ba din? Then, dito na naman yung nagpa-apply na bluebird na ibon. Hindi ko alam kung sa atin yun o hindi. So, buti na lang itong aviary na to is matibay-tibay yung pagkakagawa ko nun. Then, matibay-tibay yung pagkakakapit natin ngayon. At natutuwa ako kahapon. Dahil kung wala yan, siguradong hindi natin may kakapit ng maayos yung bubong. So, bali ang ginamit ko sa bubong mga lapatids is tech screw. Or tox. Or screw bolt. Kahit anong tawag nyo doon. Nalimutan ko yung tawag doon mga lapatids. Lata example, yung ginagamit talagang tornilyo ng bubong, then yung ginamit nating pamakuan mga lapatids is yung aluminum na ginagamit pang kisame.
So yan naman talaga yung ginagamit natin pamakuan para mababa yung dugtungan sa gilid, then para hindi makalusot yung ibon, dahil pagka ginamit natin yung original na ginagamit sa bubong, yung siparlings, mataas, halos ganyan kataas, kaya nang lumusot ng ibon doon. Malapit isa pang problema yon, nagagawa natin ng paraan para lang maharangan, then ubus oras. Eh dyan, pwede naman yan, matibay naman yung siparlings. Itong sa tori na to, yan yung dalawang makapal na siparlings tuloy na aluminum na ginagamit pag kisame, then ito yung medyo manifest. Ayan. Pero doble yan, yung manifest do, pinagdoble ko yung makapal, singgelan lang. So yung dalawang makapal na lagay ko sa tuktok, dahil tumayo nga ako dyan, umakyat ako dyan para lang maikabit nga ito. Ayan, yung ano natin na yan, yung pambugaw natin ng ibon, bali para hindi sila dumapo. So kitang kita na nga nila yung kinalandingan nila. So bali ito nga yung lalandingan nila sa loob, or nakikita nila sa loob. Papakita ko lang sa inyo, wait lang. Ayan, wala pati. So yan lang naman yung tanaw nila sa loft natin. So dating doon, oh, dating nandun na halos ito lang yung natatanaw nila. Then dito, tanaw na nila yung memorial, yung buong paligid. Then ito, bubugayin ko silang dumapo dyan. Hindi ko sila hayaan dumapo dyan sa part na yan. So ito, nandyan tayo nakatungtong kahapon. Then ayun lang na may babagsakan natin kung sakaling bumagsak tayo. Pero good thing, maingat naman tayo. And then matibay naman yung gawa natin. Hindi tayo bumagsak, mga lapatid. So ayan. Then yan, oh, advantage ng ganyang kataas, mga lapatid, is tanaw nila kaagad lahat ng paligid. Then ayun yung panggagalingan nila. Oh. Dito sila halos nang gagaling lahat. Then gaganon. Then re-rectang papunta doon nung nasa baba pa yung lock natin. So mangyayari yan. Gaganon lang sila. Pupunta dito. Then landing ka agad dito. So ayan, oh. So ilubid natin, hindi ko pa nailis. Mamaya aalisin ko yan pagka ginagawa ko na to. After nitong video na to is magpapakain muna ako ng kalapate. Then tawag kasi doon, papakainin ay aani ko na sila. Lilipat ko na dito pagka natapos na natin, mga lapatids. So ayan nga, huling tingin sa sa nakikita ng loft na ibon natin. Ayan, oh. Ganyan yung makikita na ibon natin dito, mga lapatids. Totally open yung aviary na yan, pero ito medyo may sarado. Ito wala, yung ilalim na yan. Para mahangin pa din, pero meron lang tayong at loon ang binababa para in case na umuulan is maibababa natin, mga lapatids. So ayan nga. Okay, mga lapatids. Then isang reason nga pala ba't hindi tayo nagbablog pagka gumagawa tayo is walang magbibideo, dahil si Ivan is minsan siya yung katulong natin. Siya yung minsan nagbibit-bit ng gamit natin. Bit-bitan kami dahil hindi ko nga kaya gumawang mag-isa dito na yan. Dahil mabibigat na yung trabaho para sa isang tao lang, kaya kailangan natin siya. Then kahapon dumating nga si Fernan, nakita nyo naman sa video natin. So hapon na yun, malabadis, kaya ngayon maaga na lang natin nadugtungan ng video, dahil hindi na nga kaya mag-video kahapon dahil sobrang dilim na nung nayari kami, malabatids. So bali yun nga lang yung update natin. Then pasensya na kayo kung puro daldal pa lang tayo sa video na to. So after natin matakluban tong buong gilid na to, after nating matapos to is 100% papakita ko na sa inyo yung progress na yung gagawin natin dito. Then pag nilipat natin yung ibon natin dito, siguro mamayang hapon lilipat ko na, papakita ko na lang sa inyo sa vlog natin, bali bukas yan, malabatids. So bali ngayong araw dalawang vlog yung gagawin ko, ngayong maga din mamayang hapon. So sana matapos natin na mamayang hapon para makapagpahinga na dito yung mga ibon natin, masanay na sila. Then matry natin sa mga susunod na araw kung pwede na natin silang pawalan dito. Okay, malabatids. So hanggang dito muna to, pasensya muna kayo po kung puro daldal lang muna tayo ngayon. So abawi ako sa next video natin, malabatids. So hanggang dito na nga lang to. Thank you for watching this vlog. Please like, share, subscribe, and click the notification bell para sa susunod ko pang video. Okay, malabatids. Bye-bye.